Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila kahihiyan nga ang natanggap ni Secretary Abalos sa nangyari sa Mandaluyong. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, na nawawalan na talaga ng kredibilidad itong si Abalos at sirimulya na ito. Dito nga natin mapapatunayan kung paano nga talaga kabayas itong si Rimulya at si Abalos na ito sa nagagawa nila sa mga tao at sa taong bayan na tila pera-pera na lang ba talaga ang habol nila. Kaya naman talagang madaming matitino at batikan na attorney at abogado na tila binabatikos nga itong si Rimulya at si Abalos na ito dahil sa kanilang ginagawa. Kaya ang katanungan ng maraming netizen, bakit hindi ito matanggal-tanggal ng ating gobyerno na talagang kitang-kita na ang kanilang ginagawa, ngunit wala pa rin ginagawa ang ating Pangulo? Kaya naman hindi maiwasan na magalit ang taong bayan kay President Bongbong Marcos dahil nga raw hindi naaaksyonan ang problema sa bansang Pilipinas at hindi pa ito nagsasalita kung ano nga ba talaga ang solusyon niya sa mga korupsyon na nagaganap sa bansang Pilipinas. At inaasahan din ng maraming netizen ang pagbaba ng mga bilihin, ngunit tila tumataas ng tumataas nga ito. Well, mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Loyal kong subscribers, nagpadala ng message sa akin. Sabi niya, sir, sigurado, galit na galit si Secretary Abalos sa pangyaring ito dahil sampal sa kanya nangyari sa mismo niyang bakuran ang karumaldumal na pangyayari tungkol sa illegal nga droga. So, may pinadala siyang news article. Binasa ko nga, ay, kung ako si Secretary Abalos talaga, puputok ako sa galit, maha high blood. Okay, di ba taga Mandaluyong si Secretary Abalos? Yan ang kanilang baluarte. Ito, balita. Ang Chief of Police ng Mandaluyong City na si Colonel Cesar Herente, nako, nag-test positive sa random drug testing. Ulitin ko, drug user, epe ng police, full colonel. Grabe. So, be, kayo si Secretary Abalos. Secretary kayo ng DILG, under nyo ang PNP, mismong siyudad mo, nandyan yung chief of police, positive sa drug test. Ano na ito? Nakakarimarim na, nakakaalarma. Something is really wrong sa ating drug campaign. Ito, parte ito sa ginagawa ni NCRPO Chief Brigadier General Nartates, which is very good. Nagkakaroon siya random drug testing sa mga kapulisan sa Metro Manila. At ito, isa si Colonel Cesar Herente nag-test positive. Marami pang iba. Ito lang ang hinaylet dahil happy ng pulis. So, my salute and admiration to General Nartates. Sana all. Sana gawin ito sa lahat ng regional police offices and provincial police offices. Kasi naniniwala ko, hindi naman lahat, ano? May mga tiwali talagang police na either gumagamit ng droga or mismong nasasangkot.
nagkakapera dahil sa droga. Kaya isang mabisang hakbang ito, random drug test para malalaman. Okay? So, ang nangyari ngayon, nirelieve kagad itong Colonel Herente na ito. Pinalitan siya ni Colonel Mary Grace Madayag. Wow, babae. Palagay ko, mas matitino itong mga babaeng opisyal eh. May napanood ako hearing sa Senado. May pinag-uusapan yung police recruitment. Nako, may napakagandang development as far as police recruitment is concerned. Dahil ang nangunguna dito is certain Colonel Nora. Habang nagsasalita sa Senate hearing, Colonel Nora, napakagandang pakinggan, napakasinsiro. It makes sense yung sinasabi niya as far as police recruitment. Kaya natutuwa ako doon. Babae, Colonel Nora. Ito naman, Colonel Mary Grace Madayag. Parang maganda ang dating sa akin. Maraming nagagawa ng mga babae. Mas maganda pa ang performance nila. Okay. So, na-reassign ngayon itong drug user na Hepe Nampuli sa Regional Personnel Holding Office sa NCRPO. Ito yung opisina ng mga nare-relieve ng mga opisyal o pulis. Walang ginagawa, kailang full benefits. Hayahay, dawat limpyo. Lugi ang taong bayan sa mga pulis na ganito na nirelieve lang. Inasign doon, holding office. Wala lang. Ang laki ng sweldo ng full colonel. Diyos. So, anong gagawin dito kay ano? Nako, ito po yung medyo mabagal ang proseso sa PNP pag-imbestiga ng mga ganito. Aabutin ito ng taon-taon eh. Baka mamaya makalimutan, then di natin alam, maiplaster na naman siya sa magandang posisyon. Example, yung na-dismiss na Police Master Sergeant Mayo, yung Ninja Cop. Panahon ni Tatay Digong, nasa lista ni Tatay Digong, nirelieve, tinapon sa Basilan ba yun, Ulo. Hindi na malaya, nakabalik. Balik sa Drug Enforcement Group pa rin. Ganun. Katindi ang galawan sa pulis, nakakabalik. Kaya ako, alanganin ako dito sa pagka-relieve nitong Colonel Herente na ito. Magpapalamig lang ito. Pag alis, yeah, malapit nang mag-retire si General Acorda. Iba na naman ang mamumuno. Yung tawag namin sa Armed Forces, weather-weather lang yan. Hintayin mo, makaupo yung kakilala mo. O malakas ka, mamaya, pag yun ang nakaupo, lalapitan mo, yun na naman. Ganyan kami noon. Yung weather-weather, ngayon wala na. Kahit sinong nakaupo, based lang talaga sa performance, based sa, anong tawag namin doon, yung service reputation. So, ito, tingnan nyo. Kung ang happy ng police drug user, what will happen sa kanyang mga tauhan? Diba? Follow the leader. Kaya ang utos ni General Nartates, lahat ng pulis sa Mandaluyong, more than 400 data, 490 plus, i-drug test lahat, which is correct. Kasi nakikita nilang hippie, baka sila-sila ang nag-hihit-hitan eh. So, grabe. So, kung palpak ang hepe, down the line. Okay, sino-sino pa yung mga ibang palpak na hepe ng pulis? Nakakadismay eh. Yung Nabutas Police Station, kung saan kawawang Jimboy Baltasar, pinaslang na walang kawawa. Oh, palpak ang hepe ng pulis. Hindi niya kayang disiplinahin ang mga tao niya, hindi niya kayang mapasunod yung kanyang chief investigator. Sinabihan niya, okay, iparapin test. Hindi, sinunod ng kanyang police captain, Aribaho. Anong klaseng hepe ka? Tapos,
itong hepe ng Colonel Umibig, pinagtakpan niya ang 11 na tao niya. Kasi lumalabas, halos 20 ang kasama sa police operation na yan. Ang 6 ang talagang identify na pumutok. Kailang may mga tao, may iba pang police na na-involve. Itong chief of police na nabutas, yung former, direct utos niya na huwag niyong isama itong 11. May 11 siyang mga bata-bata na dapat isama sa report. Kaya nang hindi niya ipinasama. Anong klaseng? Wala na. Kaya ganyan ang nangyari sa police. Eh. Kanya-kanyang help each other. Kaya yung police, yung chief investigator sa nabutas, hindi niya pinarapintes yung 6 na prime suspect. Tapos pinarapintes yung biktima. Anong klaseng police procedure yan? So, sa nabutas lang yan. Meron pa. San Pedro, Laguna. Katatapos lang yung congressional hearing. Palpak din ang chief of police doon, Liegan. Police Colonel Liegan. Wala rin. Ang mga tauhan ng San Pedro, Laguna, nagkandak ng drug bypass operation kuno, kailang niransak nila ang bahay ng isang sibilyan, pinagnakawan. Ninakaw, kwarta, bike, at iba pa. Tapos, tinaniman ng kaso yung may-ari ng bahay, ikinulong. Kaya galit na galit ang mga congressmen. San Pedro, Laguna, ha? Last month ba ito, yung ano, Bonifacio Misamis Occidental, yung kay Waminal Dumanhog na aresto, ang hepe ng police, Major Sumagang, pagka lousy, pati PNP chief niya, ayaw niyang kausapin. Meron pa, sa Apari, Cagayan, yung pagkamatay ng vice mayor, ang PNP chief of police, walang magawa, ang mayor, may private bodyguards. So, ito, itong mga pangyayaring ito, I hope na isolated lang sana. Kailan ang sama naman kung karamihan happy ng police ganito, eh wala na. Saan tayo patutungo? But I still believe, mas maraming matitinong police. Ito, nire-report ko lang ito para mag-ingay tayo, ma-pressure sila na gawin nila yung trabaho nila because they are to serve and protect. Laglag ng siklista itong si Attorney Raymond Fortun. Parang nagbigay ng statement ang siklista na hindi siya tinakot, hindi siya binayaran. Para bang pinapasinungalingan ng siklista ang mga statements ni Attorney Fortun tungkol sa ginawa nitong si Wilfredo Gonzales sa siklistang ito na nagbayad nga ng 500 pesos itong siklista. So, ito si Attorney Fortun, naniniwala ko sa kanya na nagsasabi siya ng totoo. Ano ang mapapala niya sa pangyayaring ito kung magsisinungaling siya? Remember, abogado de campanilla itong si Attorney Raymond Fortun. Wala siyang mapapala dito. Ang nakikita ko lang sa kanya is genuine concern sa mga inaapi. Gusto niya talagang tulungan itong aping-aping siklista na katulad niya dahil siklista rin si Attorney Fortun. Okay, nagbigay si Attorney Fortun ng updates. Itong siklista pala, meron siyang anak na 18-year-old student, nag-aral pa. Nako, nakakabilib po itong anak. 18-year-old, ano ba, parang senior high school pa ito eh. Lumalabas na itong anak, kinukonvince niya ang tatay niya na to step up, lumantad para magreklamo. Eh ang ama, takot na takot. Okay, so, ang ginawa ni Attorney Fortun,
yung mga screenshots ng communication niya sa anak ng si Krista, ipinost niya sa kanyang social media accounts. Kaya ngayon, nalalaman natin, pag-uusapan natin ngayon. Tapos, ang usapan din, exchange of messages ng si Krista, itong ama, at ang kanyang 18-year-old anak, ipinost din ni Attorney Fortune. Usapan ni Attorney Fortune at itong anak. So, sa akin, mas klaro na ngayon. Dahil sa mga ipinost ni Attorney Fortune na exchange of messages. Unahin natin ang exchange of messages ng anak at ang kanyang ama. Okay. Dali natin akong listahan. Okay. Ito. Yung anak muna. Papa, sabi niya, mananatili tayong takot if we let this thing pass. Kasi takot yung ama eh. Kaya ang anak, lumalabas, may tapang ang loob na, ano, palagi na lang ba tayong takot kung pabayaan mo lang ito? O ito ang sagot ng ama, yung siklista. Papaano kung paganahin ang connection niya, meaning si Wilfredo Gonzalez, well-connected kasi. Dating nagtatrabaho sa Supreme Court, dating pulis. Okay. Baka, sabi ng ama, baka ipa-riding in tandem niya ako. Matutulungan ba nila tayo? Nila, ibig sabihin si Attorney Fortune, itong Mayor Joy Belmonte, yung nag-offer ng tulong, naghihikayat sa siklista na lumantad. So, ibig sabihin, parang wala siyang tiwala sa mga nag-offer ng tulong. O, takot na takot, ipa-riding in tandem. So, yun. Short exchange lang yun ng messages. Ito namang exchange of messages ng 18-year-old anak papunta kay Attorney Fortune. Okay, sabi ng anak, I am the son ng siklista. Okay. I am just worried my dad won't get the justice he deserved. Okay. At the same time, super thankful po ako sa inyo, Attorney, for your full support to my dad. Hoping you can convince my dad to file a case against sa taong ito. Hmm. So, talaga ang anak gusto maglabanan itong Wilfredo Gonzalez. So, ang sagot ni Attorney Fortune, ganito, I will defend your father at all cost. So, sigurado ito, libre ito. Walang bayad. Kasi voluntaryo. Tapos ang anak, nag-respond siya kay Attorney Fortune. I will do my best to convince my dad to step up. Okay. Ayaw ng family ko na ma-reveal ang tunay na identity ng aking daddy. So, importante yon. Kaya, ang nakikita lang natin, likod niya, itsura niya, mabuti na lang at naka sunglass, naka biking helmet, so hindi masyadong makitang mukha. So hanggang ngayon, di pa natin malaman ang tunay na identity, which is the best. Okay, so sabi ng anak, the best solution sana is for my dad to step up. Ang concern lang ng daddy ko, madidisturbo na ang normal na buhay namin, maaapektuhan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. So, I don't know kung ilan ang anak ng siklista, basta ito, 18-year-old pa lang, dito na ako umiyak o nabagabag ang damdamin ko, nakakatouch itong mensahe ng 18-year-old anak sa kanyang takot na aman. Okay. So, basahin ko ha.
Dad, please think on the long term. You're part of something bigger. Wow, grabe. Ibig sabihin, Philippine society, yung something bigger. If you will not testify, mauulit at mauulit ang pangyayaring iyon. And if you just let him walk away, what will be the future in store for us? So, kinabukasan ang iniisip ng anak niya. Papa, please be selfless to our society. Ito yung bigger picture eh. Yung society, Philippine society. We will be safe. I know, mahirap. This is a leap of faith. Pero gusto ko sana, Papa, malaman mo yung benefits na mangyayari para sa ating lahat sa lipunan. Iniisip niya tayo yung mga other civilians na pwedeng mabiktima rin ng ganyan. Yun yung benefits na nakikita ng anak. Kaya grabe ang ano nitong bata. Ah, tuloy ko ha. If your concern is safety, mas ligtas tayo sa ganitong paraan. Meaning, kung mag-file ng kaso, that will result to the betterment, mas safer society ang mangyari. Tuloy. Alam ko, magbabago ang buhay natin kung lalantad ka na mag-file ng kaso. Pero, kung uupo lang tayo at mananatiling takot, baka hindi lang iisang beses mangyari ito. Bilang anak mo pa, alam mo, wala pa akong narating. Nagsusumikap pa ako na marating ang dapat kong patunguhan. Alam kong mahal mo kami. Medyo maging emotional ako. Pero mas magandang choice if you testify against sa lalaking iyon. Please don't let him walk away. Please think in the long term, not just on the short term. Ay, talaga. Ako, naiintindihan ko rin ang kalagayan nitong tatay. Ang tatay, ang siklista, hindi lang niya iniisip ang sarili niya, pati pamilya niya. Kasi kung yung siklista, pagpalagi natin, wala siyang pamilya, wala siyang anak, asawa, eh baka lalantad yan. Kailangan, alam ko, ang iniisip ng siklista, yung mga anak niya. Paano kung ipa-riding in tandem? So, ang nakikita ko dito is ano, itong siklistang ito, nawalan na siya ng tiwala sa mga pulis. Kasi, doon sa loob ng istasyon, alam ko, nakikita ko, pinagtulungan siya ng mga pulis. Kaya, na-trauma na siya sa loob ng police station. Kaya, nakakainis itong mga pulis Quezon City. Una, yung Kamuning police substation, kasi doon sila unang nag-settle. Mamaya, Galas Police Substation. Kaya mabuti, ito, may tatlong pulis na yung unang yung nag-amicable settlement. Nako, pinailan na ng kaso ni Attorney Fortune sa People's Law Enforcement Board sa Quezon City. This is a good development. So, ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng lakas ng loob ang tatay para mag-testify? Kasuhan itong Wilfredo Gonzalez? Sa ngayon, wala pa akong nakikita. But, salamat dito sa anak niya. Baka mag-prevail. For the good of our society, maganda sana kung mag-testify itong siklistang ito dahil
nakakainis itong ano, napaka loko-loko itong Gonzales nito. Dapat lang siyang mapanagot sa batas, mapreso kung kinakailangan. Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita kung paano nga talaga kahihiyan ang natanggap ni Avalos sa Mandaluyong. Dito natin mapapatunayan na talagang wala na talaga silang kredibilidad na mamuno pa sa kanilang mga posisyon. Kaya naman dapat sibakin ang sibakin para naman maayos ang bansang Pilipinas. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.